Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. The coconut nut. Hindi yan, puro pakyut lang yan eh. Yan. Mas may kabuluhan pa yung meme. Meme? Pakinggan ang kanta ni Maestro Ryan Kayabyab para malaman kung gaano ka-versatile, kawalang tapon, ang The Coconut Nut. Hindi lang pang Pinoy, pang world class pa. Niluluwas natin yan. Export. Ang hati natin ang copra cake sa pandaigdigang merkado mula 2016 hanggang 2019, 45.3%, 49.5%, 53%, at 52.3%. Ang desiccated coconut naman, 29.7, 39 flat, 37.8, at 41.2%. Noong 2021, top 1 importer, taga-angkat tayo ng copra. Top, base sa halaga. Noong 2011, ganun din. Noong 2001 naman, isa tayo sa top exporter nagluluwas ng copra. Noong 1995, hindi lang top exporter, top 2 pa. Coconut oil naman. Ang share natin ng coconut oil sa pandaigdigang merkado mula 2016 hanggang 2019, 39.2, 43.2, 38, 40.4%. Mas malaki na ang remittances na mula sa mga OFW. 151.33 bilyong piso mula Abril hanggang Setyembre 2021 o halos 3 bilyong dolyar. Kung gagawing dolyar, base sa exchange rate na $1 equals 50.95 pesos noong Setyembre 30, 2021. Mas malaki na ang remittances pinapadala na mula sa mga OFW kesa sa halaga ng niluwas nating coconut oil. 248.84 milyong dolyar noong Abril 2022. 66.70 milyong dolyar naman noong Abril 2023. Ang layo. Milyon kumpara sa bilyon. Bumaba pa nga eh. Noong 2021, top 2 tayo. 19.1%. Top 2 sa buong mundo, muli base sa halagang dolyar. Kumpara nyo yan sa ETH Bulaga, Indonesia, na may 37.4%. Noong 2011, pangatlo tayo sa Indonesia na malaki ang lamang at Malaysia. Noong 1997, 8% lang ang lamang ng Indonesia sa atin. Noong 1996, 0.4% lang ang lamang natin
sa Indonesia. Noong 1995, tayo ang nanguna. At double digits ang lamang. Noong 1976 hanggang 1986, mula sa Pilipinas, ang 79 na bahagdan, 79%, ng niluwas na coconut oil sa buong mundo. Ayon sa executive order, kautusang tagapagpaganap na ito, noong 1981, ang industriya ng niyog ang pangunahing pinagkukuna ng foreign exchange, pera mula sa labas ng bansa, hindi piso. 6 milyong magnunyog at mga manggagawa ang direktang apektado ng industriya. Para pabilisin ang pagpapaunlad ng industriya sa pamamagitan ng sapat na pondo para sa capital investment, lupa, pabrika, makinarya. Halimbawa yung gilingan ng niyog o oil mill, pinasa ng Kongreso noong 1971 ang Batas Republika bilang 6260. Tinatag nito ang isang coconut investment company na dapat pondohan at pangasiwaan ng mga magnunyog. May kapangyarihan ang kumpanya na magpautang sa mga mamamayang Pilipino o mga negosyong 70% ng sosyo. Salin ko sa shares of stock sa video ko tungkol sa BPI. O ang salin ba na ginamit ko ay stock? O is stock? Eh, hindi ko na maalala. Parang ako si John Oliver. Hindi ko pinapanood mga lumang video ko. Bakit pa? Hindi naman ako kikita. Na magpautang sa mga mamamayang Pilipino o mga negosyong 70% ng sosyo ay pag-aari ng mga Pilipino. Magpautang para magtatag, paunlarin at palakihin ang mga negosyong niyog na talaga namang tumutubo. Oh, malaki ang potensyal na tumubo. Dapat unahin, bigyang prioridad sa mga utang ang mga totoong magnunyog o mga samahang pag-aari o kontrolado ng mga magnunyog. Maaari din itong mamuhunan. Yung coconut investment company, maaaring mamuhunan sa mga ganong negosyo. Muli, 70% ng stock ay pag-aari ng mga Pilipino. At bumuo ng mga anak. Salin ko ng subsidiary muli mula sa BPI video ko. Di umano. Mga anak, para magtayo at magpatakbo ng mga coconut central o mill. At iba pang kaugnay na negosyo na magpapabuti, pagsasamasamahin at gagawing makabago ang industriya. Saan manggagaling ang pondo nito? Ang sabi sa batas, dapat pondohan ng mga magnunyog. Kaya hindi sa pamahalaan, kundi mula sa Coconut Investment Fund na dapat mabuo mula sa ipinataw sa mga magnunyog. Coco, Levy. Noong 1973 naman, inutos ni Pangulong Marcos Senior sa ilalim ng atas ng Pangulo, Presidential Decree
bilang 276 ang Coco Levy. Para sa ibang pondo naman, hiwalay. Ang tawag doon, Coconut Consumers Stabilization Fund. Pang-subsidy sa presyo ng niyog para hindi ito pabago-bago sa panig ng mga consumer o mga bumibili ng final product. Parang yung Oil Price Stabilization Fund bago ang Oil Deregulation Law. Pinag-usapan ko na yan dati. Hindi umano. Noong 1974, inutos ni Pangulong Marcos Sr. sa pamamagitan ng atas ng Pangulo bilang 582 na ibayad sa hiwalay na namang pondo ang Coconut Industry Development Fund, yung bahagi ng Coconut Consumers Stabilization Levy. Ano naman ang layunin ng Coconut Industry Development Fund? Ang bumuo ng isang hybrid na kayang magbunga ng 5 tonelada ng kopra kada hektarya sa isang taon. Kumpara yan sa 1 tonelada na karaniwan sa bansa noon. Samantala, noong 1975, inutos ni Pangulong Marcos Sr. sa pamamagitan ng atas ng Pangulo bilang 755 na ideposito sa bangkong bibilhin ng Philippine Coconut Authority, PCA, bago niyan, Administration, Philcoa, ideposito ang Coconut Consumer Stabilization Fund Levy at 50% ng Coconut Industry Development Fund. Noong 1979 naman, pinag-utos ni Pangulong Marcos Sr. sa pamamagitan ng Liham ng Instruksyon LOI bilang 926 na ipuhunan ng Coconut Industry Investment Fund o CIIF na binuo di umano ng atas ng Pangulo bilang 1468. Ngunit error 404, CIIF not found. Wala yung CIIF sa 1468 na sinusugan ng atas ng Pangulo bilang 961 kung saan pinagsama-sama sa isang code o kodigo lahat ng batas tungkol sa industriya ng niyog. Ang nasa 1468, yung CIDF at CCSF. Sabi sa LOI, ipuhunan ang CIIF sa isang pribadong korporasyon na siyang magiging instrumento para pagsamahin ang mga ari-arian ng mga magnyonyog at oil millers sa pagbili, paggiling at pagbenta ng kopra at gulgol o waste product nito. Monopolyo, di umano. Gamit ang Coco Levy Funds, binili ng Philippine Coconut Authority ang First United Bank. Pagkabili nito, pinalitan ang pangalan. Ginawang United Coconut Planters Bank, UCPB. Binuo naman, binili o pinondohan ng UCPB ang 14 na CIIF companies. Sila naman ang may hawak ng malaking bloke ng stock sa San Miguel Corporation. Matapos ang EDSA, event ang tawag, hindi revolution. EDSA, hindi people power. Bakit kaya? Teka muna.
Matapos ang EDSA, inatasan ng pamahalaang rebolusyonaryo ni Pangulong Corazon si Aquino ang pagbawi ng mga di umano nakaw na yaman ng pamilyang Marcos at kanilang mga malapit na kamag-anak, namini at associate. Inutos niya sa kautosang tagapagpaganap bilang isa ang pagbuo ng Presidential Commission on Good Government at binigyan ito ng mga kasangkapan at kaparaanan para sa naturang pagbawi. Ayon sa EO2, nasaan yung mga sosyo o istak ang nakaw na yaman? Binigyan ng EO14 ang Sandigan Bayan na korte ng una at tanging kapangyarihan sa mga kaso tungkol sa nakaw na yaman. Nakalagay doon na hindi dapat striktong umiral ang mga teknikal na tuntunin ng pamamaraan at patunay. Technical rules of procedure and evidence, mga nasa tuntunin ng hukuman o rules of court. Alinsunod sa mga EO, sinequester ng PCGG ang mga sosyo sa UCPB at sa CIIF companies, kabilang ang mga sosyo sa San Miguel na pag-aari ng CIIF companies. Noong 31 ng Hulyo 1987, sinampa ng PCGG ang kaso para mabawi ang mga ito. Ang sibil na kaso bilang 33, civil case number 33. Hindi natin pag-uusapan ang UCPB ngayon sa tamang panahon. Siguro, ewan ko. Depende kung ilan manood sa video na ito at kung gaano katagal manood. Pero ang CIIF at San Miguel? Tara, pag-usapan natin yan. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. Balik Tanaw /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.